Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mauwaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong Ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga makapangyarihan, upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan na banal ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang ng mga ngaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga Hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako ay manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinutulungan. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinutulungan. Pag ako'y humingi sa iyo ng tulong, ako ay pakinggan. Taas ang kamay ko na dumadalangin sa templo mong banal. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Ang poon ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan. Kaya naman ako, ang pagtitiwala ay sa kanya lamang. Nagagalak ako sa kanyang ginawang pagtulong sa akin. Kaya naman ako ay laging aawit, siya'y pupurihin. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Siya ang sanggalang ng bayang hinirang, kanyang iingatan. Ililigtas niya at ipagtatanggol ang haring hinirang. Pagpalain sila, iingatan mo poon, sila'y iyong kawan. Iligtas mo sila nang di mapahamak ang mga hinirang. Bilang pastol nila, iyong kalingain sila habang buhay. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kaniyang aral, siya'y pumasok ng Kapernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito, at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakausap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayupan niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y hahayo at sa iba, halika, siya'y lumalapit at sa aking alipin, gawin mo ito, ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makabal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, Kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya. Pagbalik sa bahay, narat na ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kahapon po, nung tayo'y nagninilay sa pagpapatawad, sapagkat yun ang mensahe, kahapon ng mga pagbasa ang pangangailangang magpatawad kung tayo daw po ay tunay na Kristiyano, tunay na alagad ni Jesus Nazareno, dapat tayo'y magpatawad. At naibahagi ko nga po sa pagninilay kahapon na makapagpapatawad lamang tayo kung patutuloyin natin si Jesus sa ating buhay.
dahil hindi natin kakayanin sa ganang atin lamang magpatawad. Kung aasa lang tayo sa lakas natin, sa kabaitan natin, kakapusin tayo sa pagpapatawad. Talagang imposibleng magpatawad. Kaya nga't tuwing tayo lumalapit kay Jesus Nazareno, ang pakiusap natin sa Kanya, tumuloy po kayo sa amin. Sapagkat pag tumuloy siya sa atin, ang lakas natin ay siya. Ang biyaya niya, ang awa natin. Kaya't makakaya natin gumawa ng mabuti gaya ng magpatawad sa ating kapwa. Kaya nga kahapon sabi ko, ang isang simpleng dasal kay Jesus Nazareno, tuloy po kayo. Tuloy po kayo sa puso ko. Tuloy po kayo sa bahay namin. Tuloy po kayo sa bayan namin. Para siya ang maging lakas natin. At napakaganda po na sa pagpapatuloy sa pagninilay na ito, narinig natin ngayon sa Ebanghelyo yung Kapitang Romano na nakiusap din kay Jesus Nazareno. At kung mapapansin po ninyo, susuriin yung maigi, hindi talaga nagkita si Jesus at yung kapitan. Hindi sila nagkita. Isa ito sa mga himalang ginawa ni Jesus Nazareno na hindi man lang niya nakita o nakausap yung pinagbigyan niya. Bagamat akala natin, dahil sa antono ng Ebanghelyo, animoy kinakausap nung kapitan na nang sinabi niyang, hindi ako karapat-dapat napuntahan ninyo sa aking tahanan. Hindi po ako karapat-dapat humarap sa inyo. Bagamat ganun ang tono nung sinabi nung kapitan, kung babasahin yung maigi, yung Ebanghelyo, ang nagsalita doon ay yung mga kaibigan nung kapitan. Dalawang beses nagpasugo yung kapitan kay Jesus dahil nga hiyang-hiya siya sa sarili niya. Yung una, may sinugo siya para pakiusapan na pagalingin yung kanyang katulong. At nung nalaman daw nung kapitan na papalapit na si Jesus Nazareno sa kanyang bahay, lalo siyang nahiya. Kaya nagsugo siya uli. Kalagitnaan ng daan ng kanyang mga kaibigan para sabihin kay Jesus Nazareno, sapat na po yung salita ninyo. Hindi ako karapat-dapat. Kaya kung tutuusin, hindi sila nagkita. Pero agad-agad pinagbigyan ni Jesus Nazareno yung kahilingan ng kapitan. Sapagkat damang-daman niya yung kapakumbabaan at pananampalataya ng kapitan. Na kanyang paghiling, hindi parang isang utos. Sanay mag-utos yung kapitan. Sanay siya na lahat ng gusto niya matutupad. Pero sa harap ni Jesus Nazareno, siya'y nagkukumahog makiusap. At ang isa sa pinakamahalaga, alam niya hindi siya karapat dapat. Hindi niya isusumbat, gumawa ako ng mabuti, kaya pagbigyan niyo ako, mahusay akong tao, deboto ako, kaya pagbigyan niyo ako, sagutin niyo ang dasal ko. Ginawa ko na ang lahat ng nararapat, naglingkod ako, mabait akong tao, hindi ako gumagawa ng masama, kaya dapat pagbigyan niyo na ako. Ni minsan hindi yun namutawi
sa bibig nung kapitan. Alam niyang hindi siya karapat-dapat, kaya nagmamakaawa siya. Kung kaya nga't bagamat hindi sila nagtagpo, personal ni Jesus, sinagot agad. At ang sabi pa nga ni Jesus, kahit sa Israel, hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananalig. Manghang-mangha si Jesus Nazareno kapag ang tao'y mapagkumbaba. Kapag ang tao, alam niya, nagmamakaawa lang siya. Sadyang napakaganda ng dasal na ito, pakiusap na ito ng kapitan, kung kaya nga't minabuti ng simbahan bago tayo magkumunyon, ito ang dasal nating lahat. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bago tayo mangumunyon, tinutularan natin yung kapitan sa kapakumbabaan, sa matinding pananalig kay Jesus. Sana po ganon ang ating disposisyon sa paglapit sa Kanya. Ganon ang ating diwa at puso kapag sinasabi natin kay Jesus Nazareno, tuloy po kayo. Bagamat hindi kami karapat-dapat, tuloy po kayo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, may pananampalatayang kasintatag ng senturyon. Lumapit tayo sa Panginoon at manalangin para sa pangangailangan ng simbahan at ng saindaigdigan. Ang ating tugon, Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang simbahan, naway hindi ituring ang sinuman saan man, bilang banyaga o waring hindi kasapi. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga namumuno sa ating buhay sibil, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga taong kakaiba sa atin sa paniniwala, lahi o pinaglakhan, naway matutuhan nating unawain at tanggapin. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga matatanda, mga lalulumbay, at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ama ng lahat ng tao, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng senturyon na lumapit sa kanya ng may pagtitiwala at pagpapakumbaba. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob ngayong nananalangin kami sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ito'y bunga ng aming
si tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito yung aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na kisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito't iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahan mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria ay nanan Diyos ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, idiktas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Sa ilang sandali, uulitin natin ang dasal ng senturyon. Sambitin natin yon ng buong kapakumbabaan at pananalig. Narito si Jesus Nazareno, ang ating tagapagpagaling at tagapagligtas. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad ang tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon ko,
pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta niyo dito sa Quiapo. Salamat sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Sa inyo mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong sa pagpapagawa ng ating simbahan at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Tayong lahat, hindi karapat-dapat. Nakikiusap lang tayo kay Jesus Nazareno. Patuloyin natin siya ng may buong pagkumbaba at pagtitiwala. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng